na kayo, if there is a chance, just jump. Jump. You will not die. Alright, so magandang umaga sa lahat ng mga deliverers natin. And this is the first time po tayo mapanood sa YouTube channel. Thank you very much. Please subscribe. Click mo na po yan, Doc GG Sunga. And sa lahat na magustong magpa-coach sa atin, online muna tayo. And if you want to start, advertise, or improve your business, message ka lang 0939-525-4311 or sa aking FB page, Dr. GG Sunga. Alright, so ano tayo ngayon na Q&A? Init. Sagutin natin yung mga tanong, yung gaano ba yung kaya mong isakripisyo para makapagsimula ka ng negosyo? Alam mo yung question na how far can you go? Hindi. How much are you willing to give up or to sacrifice para ka makapag-negosyo? Doon sa mga taong they are dying to have their business, they are dying to become successful, to become rich. Diba? Ang taas ng desire, ang taas ng gusto natin. Pero ang tanong eh, sa taas ng gusto mong marating sa buhay, ano naman yung pinakamalaki na kaya mong i-give up? Ganun po yun eh. Kasi ako, naniniwala ako, unless you give up something, you cannot have a bigger things. Right? So, pag-aralan natin ngayon ah. Ito, I want your opinion. Kung halimbawa po kayo ngayon ay meron ng isang malaking negosyo, running na siya. So, ano yung mga sinakripisyo nyo para sa negosyo na yan? Ano yung ginive up nyo para sa negosyo na yan? Okay? So, yan ang ating pag-usapan ngayong umaga. Right? Habang tayo nagkakape. Okay, una, alam nyo bakit saan nanggaling tong pag-usapan natin ngayong umaga? I was watching one of the vlogs of Grant Cardone. I don't know kung overheard ko lang ha, pero I'm sure, ito kasi ang na-pick up ko dun sa kanyang video, na merong isang, there is one guy who's willing to sell his car para maka-attend ng online bootcamp ni Grant Cardone. So, napaisip ako, sabi ko, itong tao na to, gusto niya talaga mabagong buhay niya. Eh, siyempre, to attend a bootcamp, may mga cost yan, di ba? And he's willing to sell his own car. Alright? Para maka-join siya. Yung isasakripisyo niya talaga yung kotse niya para may matutunan siyang iba at yung matutunan niya na yon makapagpabago sa buhay niya. At naniniwala siya, isang araw, kahit ilang kotse, pag nagtagumpay siya, kaya niyang bilhin. Okay? So, yun yung the sacrifice. Yun yung kaya niyang i-give up kung ano meron siya. So, ito yung mga questions natin na challenge ko sa inyo. Ha? Sa lahat ng mga may gustong magkaroon ng negosyo, eto ba, kaya mo ba itong gawin? Hanayin na natin, dun sa pagkakaroon na ng kotse, alright? Kung meron kang kotse ngayon, kapatid, ha? Kung meron kang kotse, second hand, na bigay sa'yo, minana, o you work for it, talagang pinagpaguran mo yan, ang tanong ko sa'yo, willing mo bang ibenta yan para magkaroon ka ng puhunan para sa negosyong pangarap mo? Ayan. So, kung may kotse ka ngayon, pag-isipan mo, ibebenta ba kita para masimula ko yung negosyo ko? Let's say, for example, kailangan mo ng 100,000 na puhunan. Ang kotse mo ang halaga 80,000, di ba? May sobra ka pang 20,000. So, willing ka ba? Okay? Willing ka ba na ibenta yan? Alright? Second na pagkakataon. Yan. Willing ka bang mag-loan? Yan. Mangutang para sa iyong negosyo. Alright? So, for example, kailangan mo rin na the same amount na lang, 200,000. So, willing ka ba na mag-loan? Pwede tayo mag-loan sa, kung ikaw ay employee, parang hindi ko alam kung kayang i-loan yan sa pag-ibigay. Maximum, hindi ko alam. I'm not sure. Okay? Or sa bank, or sa tao na lang. Sa family mo, sa parents mo, kapatid mo, o sa friend mo na may capacity na pautangin ka ng 200,000. So, ang tanong, willing ka bang mag-take ng risk 200,000 na hindi mo pera, okay, na ilo-loan mo lang para sa negosyo mo? Pag-isipan natin. Alright? And third na challenge sa atin sa lahat ng mga may pangarap na negosyo is
kanina mag-loan, di ba? Ito, yung hard-earned money mo na 200,000 or let's say pinag-ipunan mo talaga yan. Doc, pinag-ipunan ko to ng let's say a year. 1 year. Hindi ba? Makakaipon ka ba nun? Hindi siguro. Let's say 5 years. Doc, pinag-ipunan ko siya ng 5 years. Itong 200,000. Then may naisip kang negosyo. Iwi-withdraw mo ba yan para sa iyong negosyo? Yung pinag-ipunan mo ng 5 years, willing ka bang gamitin yan sa pagsisimula ng iyong negosyo? Alright? Okay, next challenge. Next question. Eto, kahapon lang to nangyari eh. Kaya gusto ko nang itanong. Kasi yung tinanong ko nito, willing siya. Willing ka bang mag-drop sa college kung ayan na ang business opportunity? Di ba ang bigat? Ang bigat nun eh. Halimbawa, eto, real scenario tayo. Meron akong assistant. Meron po akong assistant. Nag-aaral siya ng ganitong course. Eh, ito, dumating yung chance na, ito, maglo-launch na kami ng Rockstar Beauty. So, may offer, maging part siya ng negosyo, ng as shareholder, tapos meron siya magandang position sa company, pero nag-aaral siya. Nag-aaral siya, 1.5 semester na lang. Eh, ngayon na siya kailangan. So, ang tanong ko sa kanya kahapon, willing ka ba you stop your studies and mag-join sa Rockstar Beauty as full-time? So, kung ikaw yon, nag-aaral ka, pinag-aaral ka ng parents mo, isang semester na lang, isang 1.5 years na lang. Kasi pag nag-1.5 years, hindi ka pa nag-join sa company or hindi ka pa, hindi mo pa gin-drab yung opportunity ng negosyo na yan. Baka pagka-graduate mo, wala na yung position, siyempre filled out na yan. Meron na mga ibang ilalagay dyan. So, willing ka bang i-sacrifice yung pinag-aralan mo ng how many years? 2.5, 3. Parang 2.5. Yeah, 2 years and 1 semester. Bali, 5 semesters. Plus the fact, paano mo sasabihin sa parent mo na hindi na po ako mag-aaral, magninegosyo na lang po ako, magjo-join ako sa Rockstar Beauty. Paano? Kaya mo bang i-sacrifice yun? Alright? Nambigat na no po. Ambigat na situation. Pero alam nyo, yung kausap ko kagabi, sabi niya, Doc, December, magdadrop ako. Sabi ko, magpaalam ka sa nanay mo. Baka puntaan ako ng nanay mo. Anyway, okay, so isa pang tanong. Ano yung kaya mo pang isakripisyo para masimula yung pinakagusto mong negosyo? Ito po siya. Kaya mo bang, kung ikaw ay isang OFW, meron ka na diyang 200,000 na naipon, kaya mo na bang iwanan yung ibang bansa, umuwi dito at mag-start ng negosyo? Alam nyo, maraming ganyan, nag-aalanganin sila eh. Kasi malaking sweldo nila as an OFW. Merong isa talaga sa US. Ito, nagtatalo-isipan niya, nagpa-coach sa atin. Doc, ito yung kinikita ko sa US. Tara, dollars, di ba? Igi-give up ko ba to para sa isang negosyo na I'm not sure kung kikita? Di ba? Ganun ang situation. Iwanan mo ba yung maganda mong kalagayan dyan? OFW na maganda yung kalagayan mo. Alam mo, nasa US ka. Nasa... O kahit nasa ibang anong bansa ka, basta maganda yung position mo, kumikita ka na let's say 100,000. O sabi mo na lang 70,000. O 50 na lang, 50K. Okay, 50K a month. Ano mo yon? Linis, net. Okay? Then, uwi ka dito sa Pilipinas, mag-start ng negosyo. Dala-dala yung perang naipon mo. Willing ka bang iwanan yung 50,000 na yan na sinusweldo mo para magsimula dito ng business idea mo na magte-take ka ng risk. Yan ang isa pa na pwede natin pag-isipan natin. Alright, so ang dami, no? Ang hirap din, no? Ang hirap din po mag-decision. Isa pa na tanong, okay? Kung ikaw may business idea, tapos meron kang magandang career, willing ka ba na mag-resign para simulan ng negosyo mo? Alam mo, ang hirap niyan. That's exactly what happened to Doc. As you know po, I used to be a principal and dean of academic affairs and dean of college of education na isang private school dito sa Bataan na hindi basta-basta school, ha. Alam niyo, pag sinabi, principal ako ng aming, ng school namin, ano po yan, napaka
ako proud na proud talaga ako, I was the principal of Asia Pacific College of Advanced Studies. Sobrang proud ako talaga. At yung position na yon, siyempre marami gusto maging principal, maging Dean of Academic Affairs because that's the highest position. Eh, meron akong gustong gawin. Meron akong negosyo na naiisip na ayaw umalis sa isipan ko. Mahirap din po ang aking pinagdaanan. So, kung ikaw ngayon ay nasa top position, ha, hindi basta, alam nyo, napakadali mag-resign kung alimbawa, Doc, ano na lang naman ako eh, kakain ko lang, 2 years pa lang ako, I'm just an ordinary employee, wala naman akong position na hawak. Medyo madali pang mag-resign. Pero what if unit manager ka? What if supervisor ka? And mataas naman ang sweldo mo. I think, dito sa Bataan, pag yun ang sweldo mo na sinusweldo ko po, ay ano na yon, mapayapa ng buhay mo. I mean, pwede ka na mag-retire. Alam mo yung, tas ako naman po'y single, pwede ka na mag-retire. Nasasabi mo sa sarili mo, okay, this is it. Eto na ako, mapayapa na yung buhay ko. Okay, so kung ganun ang pwesto mo, kung ano, ganun ang situation mo sa iyong career, magre-resign ka ba para sa iyong business idea? Okay? Alright? Pag-isipan! Last na lang, okay? Last question na kaya mong i-sacrifice o i-risk para sa iyong negosyo. Kung ikaw may nakaipon na ng retirement money, for example, nasa 40 ka, meron kang binayaran, hinulugan na insurance or sinave mo talaga yung pera mo. Then, kasi inisip mo yon pang-retire mo yon eh. Pang-retire, okay? Mag-retire ka para meron ka namang pera, di ba, pag matanda. Pag tayo matanda na, di ba? So, meron ka, let's say, 300,000. Retirement money mo yon. Pero, nagtatrabaho ka pa rin. Pero, meron kang business idea. Yung bang retirement money mo na yon na 300,000, willing ka bang isugal para sa yung business idea? Alright? So, di ba? Pag-isipan natin. And last, Dok, ang hirap, no? Mahirap talaga. Nilalagay ko kasi mahirap na situation. Dok, tinotorture mo kami. Hindi, mga realities yan. Last na lang, last. Meron kang pera, pinag-ipunan mo din. Eh, meron kang pangarap na bahay. So, unahin mo bang paggawa yung pangarap mong bahay, yung may garden, yung may kusina, yung may, alam mo, yung magandang room, yung gusto mong spot na talagang pinapangarap mo. Yun, so, meron ka ng chance, meron kang pera na pampagawa, pero meron kang business idea. Ang tanong, ipopostpone mo muna ba ang pagpapagawa ng bahay mo at ipupuhunan mo sa iyong negosyo? Okay? So, yan yung mga tanong. Naasagot, Dok, kung ikaw mga nasa situation na yan, alam nyo, sinabi ko na nga po sa inyo, napatunayan ko na, kung ako'y nasa situation na yan, isa sa mga situation, and I have proven it, na nasa mataas akong, nasa maayos akong career, but I resign. Nag-resign ako for the sake of my business idea. So if you will be asking me, sa lahat ng situations na yan, mula sa una, hanggang sa dulo, alright? So, ang tawag dito, ang gagawin ko talaga, kasi napatunayan ko na siya eh, kaya ko nang i-give up lahat yan para sa aking business idea. So, ang tanong ko sa'yo, eto, how about you? Pakakawalan mo ba yung isang chance, okay, na magkaroon ka ng negosyo? A chance in a lifetime. One chance na binigay sa'yo para makapagsimula ka ng your own, sarili mo, negosyo mo. Alright? Para matupad ang pangarap mo, pangarap ng pamilya mo, at ang gusto mong gawin sa buhay, yung mission mo. Ayan na siya, eto na yung chance. But you just have to give up something. Willing ka ba? That's the challenge. Alright? Alam ko, madami pang situation na mahirap sa binigay ko. Meron pa dyan yung, i-give up mo ba ang girlfriend mo, boyfriend mo, para makapag-focus ka sa yung negosyo. Marami pa tayong ganong pagpipilian. Okay? So, yan ang iniwan ako sa'yo. You can comment down below. So, pwede kang mag-comment, Doc, willing ako. Doc, hindi. No, para makapag-discuss tayo. Okay? So, ipunin natin yan, yung comment nyo, para sa next vlog natin. Alright? So,
hindi ko alam kung ano itatitle ko sa vlog na to. Pero one thing for sure, it's a challenge sa'yo. Tanong ko, last, bago ako mag-end, ano yung opportunity na meron ka ngayon sa harapan mo? Is it an opportunity to start even a small business? Alam mo, pag pinakawalan mo yan, baka mawala na. Okay? Baka hindi na dumating. Sabi ko nga, ako, ito talaga, sumagot na ako, ini-encourage ko na kayo, if there is a chance, just jump. Jump. You will not die. Kasi si Lord, ito, let me reiterate, si Lord naglagay ng invisible safety net para hindi ka mamatay. Maraming nag-jump, hindi namatay. Maraming nag-drop, hindi namatay. Zuckerberg, Bill Gates, nag-drop. Madaming tao hindi na umuwi dito, nag-negosyo, they did not die. Madami dito na nagbenta ng mga gamit para mag-negosyo, they did not die. You will not die if you make a decision. Just jump. Alright? Dok, ang daya mo, sinagot mo na. Eh kasi, yan ako eh. That's the rockstar move. Rockstar decision. Just jump. Alright? Okay? Alright, so please share this video sa lahat mga kaibigan natin. Kahit OFW, dito sa Pilipinas, para sama-sama tayo, mabago at mula dating buhay. Thank you very much, Gilibers. Enjoy the rest of the day and let's go, let's go.